isa sa sukatan sa magaling na Pinoy boxer ang pagdayo sa ibang bansa at harapin ang kanilang pinakamalakas na pambato. Ngunit marami na ring Pinoy boxers ang naging biktima sa hometown decision. Isa na nga dito mga tol itong si Glenn Atay Interina, tubong magsaysay sa Lanao del Norte na may kartadang 15 wins at 9 knockouts at nag-training na sa Cagayan de Oro City. Matapos na kamit ni Interina ang 14 na panalo laban sa kapwa Pinoy, marami na ang humahanga sa kanyang talento. Upang mas lalo pang masubok ang kanyang galing, nagpunta sila sa labas ng bansa. Isang napakalaking laban ang dumating kay Interina mga tol kung saan lalaban siya para sa isang IBF title. Lumipad ang kampo ni Interina patungong Australia upang harapin ang undefeated champion na si Jacob Nang na may 9 na panalo, 7 dito ay sa knockout at tinaguri ang Flamingo dahil sa kanyang tangkad at lakas ng kanyang suntok. Sa laban na ito mga tol, kitang-kita na dihado ang ating pambato kung saan sinasabing ipapalapa siya sa kanilang champion. Inaasahan ng mga fans ni Nang na madali lang nito tapusin ang ating Pinoy. Nang tawagin ang pangalan ni Jacob Nang mga tol, nagpasayaw-sayaw pa ito na suportado ng kanyang mga tagahanga. Ngayon mga tol, ating balikan kung paano pinabagsak ni Interina sa harap ng mga fans ang undefeated Australian boxer. Sa laban, si Interina mga tol ay may kartadang 14 na panalo, 4 na talo at may 9 na knockouts, habang si Jacob Nang naman ay may 9 na panalo, 8 talo at 7 knockouts. Nakataya dito ang IBF Youth Lightweight title na ginanap sa AFL Club sa Australia. Sa pagbukas ng laban mga tol, agad na umatake si Interina at pinuntirya ang katawan ni Jacob Nang. Not the ring engine that Yasmin told me was from memory of his great friend of his, Jordan Poe, who used to fight in Thailand. He used to do a ring engine, said, make it wait. He said, this ring engine, the whole crowd will go good for him. Maybe 109 against a very tough man. Dangerous and they're tough and they're always look, you finish fights. A couple of power punches, as you can see, they're entering the good way to know. A knockout, one draw. As you mentioned, Jack is 9-0 with 7 KOs. Mixes the marbles, he's got it by any means, and he should fight for Damien and James. This man is coming to fight, he's coming to Australia to take this down. Jacob and G, he knows what to do. He knows how to mix it up, he knows how to go to the body. He's been very, very patient here, as NG's. He's copping a lot of punishment here, well, not a punishment. He's taking a lot of punches on his gloves, but now he's starting to open up himself. Just very patient, waiting for those openings before he throws his punches. I asked him about his game plan. He said he's going to use his footwork at the start of the fight. He's going to watch those wild punches, which is obviously what he's doing here. He's going to hold his ground, and then once he gets in control of the fight, he's going to start walking him back, and his words were, dominate him in all aspects. And that was a good uppercut there from... To take your head off. Mula sa solidong suntok ng Australiano, bumagsak si Interina, ngunit agad itong tumayo at lumaban. Sa round 2 mga tol, nakafocus ang ating Pinoy na bumawi mula sa kanyang pagkakabagsak. Mula sa malakas na kanan ni Interina, bumagsak si Jacob Nang, ngunit nalampasan pa nito ang bilang ng referee. He's got to survive, he's got to run, he's got to hold him, because here comes Interina, and he's flying, he's landing big shots. Jacob NG is in trouble here. He's looking to hold his ground, he's looking to stand up. Interina, will he punch himself out? He needs to tie him up, exactly what he's doing here. Right, coming in, Fight nation. He's still gone, he hasn't got his feet under him yet. He's got to survive. It's going to take him about 30 to 40 seconds. He chooses to punch back. He chooses to fight. He chooses to hold his ground. Confident.
Dahil naramdaman na ng Australiano mga tol ang lakas ng Pinoy, nagsimula na itong manggulang kung saan sumuntok ito kahit nakatalikod si Interina. This is the main event, left right from Jacob Ng. He's a sharp puncher and he knows how to land. Bang, bang, bang. He's got... Still got Dito naman mga tol, tinulak ni Jacob Ng ang ating Pinoy at binanatan ng suntok sa harap ng referee. Sa round 3 mga tol, umiinit na ang palitan ng mga malalakas na kombinasyon ng dalawang boksingero na parehong gustong ma-impress ang mga hurado. Tinukuran na naman ni Ng ang ating pambato, ngunit si Interina pa ang nawarningan ng referee. No, okay. Jacob's going to look for those body shots. You stop trying to hold. You stop shoving them down. Just box, fellas. Box. Phil Austin calls it how he wants it. Doing a good job, our referees tonight. Jacob Ng off the jab. He's got to be careful. He's got to keep his hands up. I'd like to see a few feints too, Nathan. Yeah. Yes, yes. He can't be rushing in like he just did before. He got away with it that time. It's looking dangerous, Nathan. Doesn't he put on a performance every time? Does Jacob Ng. Both of these guys bringing out the best of each other. And here comes Ng back on. And here comes Ng as well, looking for those big right hands. But it's very sharp. We're about to shoot back on him from Ng. He's got to be careful, like you said. Nagpatuloy pa rin ang panggugulang ng Australian boxer. Tinulak si Interina at sinunda ng suntok. Filipino fighters. We need to survive in there and get things going in that way. Mula sa sulong ni Jacob Ng, tumama ang malakas na kaliwa ni Interina kung saan naalog talaga ang Australian champion. Subalit ni wrestling ni Ng sa Interina at tila may takedown pa. Binigyan ng referee si Ng ng 1-point deduction, ngunit pinapahinga lang nito ang kanilang naalog na boksingero. Tuloy ang aksyon dito sa round 4 mga tol kung saan ramdam na ni Interina na lulutuin ang kanilang laban. Shots. Not do what he's doing and just go in and look to land big shots. That's a tuner's game. But sometimes he's got so much fight in him, that's all he wants to do is just land and fight and stand toe-to-toe. That's Jacob Ng. And he's got to be careful. And that was a good combination. Left rip, left uppercut, both connecting for Ng. And a big right hand as well there from Ng. Beautiful right hand, but Ntuna's tough. He's looking for his left hook, you watch. He's looking to land that counter left hand whenever he can. And he'll throw it like a rocket. But Ng's doing well, keeping him at distance. Nice right hand, another one. Left hook right to the body. There's a left hook by Mitchell. He's got to be careful. Angles are good. Very clear, the clap is there. Look at Ntuna, he's taking a last shot, but he's still down. He's still dangerous. Punches again, but he's rearing him. It's a tap, it's better than his defense. Ng's defense is holding up so far, it's doing good. That's the punch that's hard to take for most people. Sometimes he's just leaning on him when he can. This is what the Filipino opponent possesses. Big left hooks, big right hands, and big heart. And here comes Ng with a variation of punches to the body, to the tights as well. This is where he needs to be. More knocks in the front door. He's hit him with everything, the Flamingo. Mula sa atake ni Jacob Ng, bumagsak ito nang tamaan ng counter, ngunit hindi binilangan ng referee. There's a slip. There's a lot of water in that red corner. What a fuck. Sa ikalimang round mga tol, naging agresibo si Interina habang nagsisigawan naman ang mga fans sa suporta sa kanilang pambato. Willingness to punch, a willingness to throw, Interina's showing.
NG as well. Stop. He's gone into the corner now. NG moves out well. He's got the variation of punches. It seems as though NG... What about the condition of boxing? Kickboxing, boxing. He looks like someone who's dedicated his life to boxing. With his dad as a trainer. And just round five, it started... He hits him once, takes half a step back and comes back on. He's getting him every... He's still fresh. He's got it. He's still dangerous. The body is still fresh. He's still fresh. Mula sa pinakawalang suntok ni Jacob nang inawat na ng referee ang laban kahit sumusuntok pa ang Pinoy boxer. Natalo sa interina mga to sa pamamagitan ng technical knockout sa ika-anim na round ngunit pinabahan talaga ang mga taga-suporta ni Jacob Nang na pinabura ng referee. Ano naman ang new score sa laban mga tol? Pag-usapan na lang natin yan sa baba at salamat sa inyong suporta. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.